Hello, once again. Ito na naman tayo. So, galing na ako sa Cagayan Valley. Overnight, nakuha ko yung gamit ko. So, balik ako ng Manila. Pagdating ko doon, yung sumunod na araw, dinebrief ako nung outgoing na aide, si Sir Alan Luga. Due siya for schooling, kaya he has to go. Tapos noon, inisyo na sa akin yung Uzi. Akala ko ano yung nasa attache case eh. Merong portfolio, yung lumang klase, yung president. Pagbukas kong ganyan, so, akala ko kung ano, yung pala, may casing siya ng naka, yung Uzi with the magazine and all that. Galing sa Gotib. Tapos noon, pirma, and then, dumating naman yung tailor, sukat. Sabi ko, para saan? Ano naman daw, yung white duck, yung mga ganun, panay formal attire, etc., etc. So, masarap pala ng ID camp. Ang daming perks ba? Mantalang dun sa bundok, provide your own kami eh. Yung punta ka ng Dao, pinaka magandang bilian ng damit ng is yung mga US na patik, matibay eh. Yung abat style kasi na ginagamit ng Philippine Army, ang kati talaga, after a few days, talagang sasingit, ang kati-kati. Magkakabuni ka. Tapos, yung US patig, kahit isang buwan mong hindi mo laban, hindi ka maligo isang buwan, okay pa. Bakat-bakat lang yung asin. So, tontuwa ako, may issue na uniform. May issue na mga bus jacket, lahat ng klase ng uniform, gray, white, yung standard uniform ng army. Ba parang magsososyalan. Sabi ko, pwede, ang in a way, nag-aalangan ako, pero in a way, kaya ko tinanggap yun. Yung akala ko kasi, may nagsabi sa akin na pa-retire na rin daw si General Canyeso. Pero ang inisip ko kasi, yung small amount of time that I will be spending with this man, with this general, is a one-of-a-kind officer sa armed forces, sa army. Is more than probably all the years that I will spend in my entire service na kunyari 30 years. Well, hindi ko matututunan yung matututunan ko dito. So, okay lang, carry lang, sabi ko ganun. What does it take to become an ID camp? Malay ko ba? So, briefing nga sa akin, ganun lang, kung anong kailangan, ibigay mo, ano yung schedules, dapat alam mo. Simple lang. For my part, we first heard of my class, no? Sa academy, class Matikas of 1983. We first heard of General Canyeso. Sa academy na military science, kasi lagi yan nababanggit ng mga army na namin eh, even PC, even yung mga Air Force na na mga officers, basta tactical officer namin, pagka nagle-lecture, pagka sinabi yung mga army dito, pag inabutan nyo si General Canyeso, patay kayo, yung ganun ba, may andaming kwento. He's a legend by himself. Siya, grabe respeto sa kanya ng mga sundalo. He's a true warrior, a veteran of Mindanao, a no-nonsense general, matapang, talagang ang bansag sa kanya, kanyonero. Kanyonero. Alam nyo ba yun? Maglalarga vista yan. Bino, no? Nagbabino yan. Nasa high ground, kunwari. Ikita niya ngayon yung tropa. Tatawag sa radyo. Give me your location. Ganun siya. Give me your location.
Tapos, huwag ka pag ikaw, nagre-radio communication ka, meaning to say, radio operations, ibig sabihin ni fake news ka na mag-operate ka. Sir, nandito kami sa grid coordinate so and so. Kasi ide-demand niya, give me your grid coordinate. Ganun siya. O de, pagka binigay mo, bobombayin niya yung siguro mga 30 meters o 50 meters sa likod mo. And then, bobombayin niya ng 105 ba? Para umabanti ka. Siya, nakaganyan siya. Tapos, yung kalaban, tatanungin niya, where is the enemy? Sasabihin mo naman ng tinyente, ng unit, sir, nasa harapan namin, mga 50 meters o 100 meters away. Ang sasabihin ngayon niya, okay, ipa-plot ngayon yung coordinate ng kalaban. Bobombay niya yung likod ng kalaban. Ng mga Muslim. Para binombay yung likod mo, binombay yung likod ng kalaban, abante kayo. Ayo, encuentro. Ibang klase itong si General eh. Tapos, kaya kanyonero eh. Lahat ng, may mastery talaga siya sa ano eh, sa artillery. Eh, master talaga yan. Grabe. Pass forward ah, pass forward. Mama Sapano. Hindi ako mapakali nung natatanda niya sa 44. Nagtatawag na sila na minomonitor na ng media natin. Hindi ako mapakali. Tinawagan ko yan eh. Through his son, Bong Canyeso, sa... nag-messaging kami sa Facebook. Oh, kamusta ba yung daddy mo? Kaya ganyan. Ay, okay lang. So, parang taga-type yung si Bong. Siya yung go-between. Tapos... Ano mo nga kay sir? Tanong mo kay sir na what will be his action dun sa Mama Sapano? Itong si Filipino, that's also another name for him. Si Filipino, because he's fond of, he's very fond of calling the soldiers mga Pilipino. Ganun. Kaya, kawawa naman mga Pilipino. Ganun siya. So, sabi niya, he would have given the artillery fire, yung fire support, as early as 8 o'clock or 7:30. Tapos, parehong-pareho. Sabi ko, sir, thank you, sir. Sabi ko ganun. Kasi, ganun din yung nasa puso ko eh, tsaka sa ulo ko eh. Gusto kong ibigay... Kung ako nandoon, of course, pasintabi doon sa mga nandoon, ha? Sorry. Pero kanya-kanyang opinion yan eh. Iba yung opinion nyo, iba yung kayo yung on the ground, pero iba yung opinion ko eh. Opinion din pala ni CGPA eh. So, nag-compare notes kami. Alam niyo, kahit sabihin na walang grid coordinate, hindi kailangan ng grid coordinate eh. Ang by clock method na lang. Kasi ang magdidikta ng fire is yung mismong battery, yung kusang galing yung artillery. In this case, yung brigade or yung division level, kung sila nagdedirect ng fire, maghanap ka doon ng target na very common and safe para doon sa sapa. For example, a fork in the river or a river bend. Very notable na terrain feature. Very notable. So, yung sinasabi sa hearing na kailangan ng grid coordinate, iba yung mapa nitong PNP na sa 44, Google map ang dala, social studies na map ang dala. Ang ginagamit ng Army, topographic map, 1:50,000, military map. Wala yun, baloney. Ang kailangan lang talaga is yung mapa ng artillery na unit because kunyari sila yung magbibigay ng fire, sasabihin lang ngayon ng commander, ng kunyari, ng kusino yung nag-direct ng fire, sasabihin doon sa pinaka-senior doon sa PNP, kunyari, sino ba yun? Sino yun nandun sa on the ground, dun sa 44 mismo, yung kasama nila. Kasi may contact pa eh.
Unang-una dapat inisip na baka mawala yung contact. Habang may contact, you maximize on that piece of ano of advantage. Nagkakausap pa kayo ng tropa eh. So pagka nawala yun, patay, wala na talaga. Eh kaya nga tumatawag ng artillery support. Ibig sabihin, on their minds, hindi na nila kaya yung supportive, yung ano, yung kalaban, hindi nila kaya. Tsaka na dapat yung tampo-tampo, yung sinasabi na pumasok ka sa area ko, hindi kayo nakipag-coordinate. That's stupidity. Dapat hindi na, tsaka na muna yung alitan o yung tampuhan na pumasok ka sa area ko, hindi ka nagpaalam. Meron pala diyang ano, meron pala diyang Marwan. Hindi nyo sinasabi sa akin. Mapapahiya ako. Tsaka na yun. Buhay na pinag-uusapan dito. Because kung ako man yun nandoon, magagalit ako talaga pag hindi nyo binigay artillery. Humihingi na nga eh. Tapos sasabihin nyo, kami pamayabang. Eh, hindi pwede. So, kasi kung sa akin nangyari yun, tumatawag ako ng ano, ng fire. Of course, kanya-kanyang standard yan, ha? Ako hindi ako magpapakatay ng ganun, eh. Ang sa akin dun, eh, magtatangay ako ng kahit 100, eh, 200 ng kalaban. Hindi pwede yung iyak-iyak tayo pagkatapos. I mean, pininis niya yung tao ko, eh. Yung tao namin, eh. Pininis niya. Iyak-iyak sa Senate. Hindi. Nakakainis yun. That's stupid. That is, how will the enemy respect you if you're like that? Yeah, sorry ah. Kasi wala kang magawa, nanonood ka lang sa TV eh. Ay, nako. Sayang yung mga estrella ng tao. Kaya nagkaroon ng estrella, you command. Pero hindi eh. Well anyway, nagkaka-agree kami ni ano ni Pilipino, ni Canyonero, agree kami na dapat ibinigay yon. Kahit walang mapa, kayang ibigay yon. Direct mo yung fire, boom, doon sa riverbend o kaya any critical terrain feature there. Nawala doon yung sa 44, ha? And from there, bigyan mo sa akin by clock method. O saan yung unang pumatak, white phosphorus. Sa unang putok pa lang, matatauhan na yung kalaban. Kung sino man doon, o civilian man, aalis na. Kasi ang susunod dyan, yung pangalawang putok na may fire for effect pa kung tama na. Ay, kung anim na tubo yun, anim na putok lagi yun. Yung interval nila, kung segundo lang. Ngayon, kung kunyari yung first round, pumatak doon sa river bend, and then yung sub 44, sa kanila, based on clock method, sir, 7 o'clock. Yung unang putok na yun, 7 o'clock. 200 meters. O di alam mo na ngayon yung position nila. 7 o'clock daw eh. So alam mo kung saan mo pinatak. Alam ng artillery, without using a grid coordinate supplied by the PNP, kasi wala nga yung mapa, palpak yung mapa, kuno. So, 7 o'clock, no? 200 meters daw, o iplot nyo. Alam na kasi ng artillery ni, ng artillery unit, first round, kung saan nila ipapatak, o na river bend. So, magsukat ka doon, by clock method. 12 o'clock being north, o 7 o'clock, o ito yung 7 o'clock. Ah, sorry, 2 o'clock. Kunyari, 2 o'clock. 200 meters. O, di kuha mo na yung position. O, di, mark mo yung position. From your location now, nasaan ang kalaban? 50 meters away. O, sige. Ang gagawin ng artillery unit, yung second round, papuputokan ko yung likod ng kalaban. O, parang mabanti sila. O, di, ang sarap ngayon pick-upin ng mga PNP. Tak, 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 ganun lang. Eh, shooting gallery, kasi puputok yung likuran nila eh. Eh, di mapilitang umabante. Yeah, tak, tak, tak. O, magkapatayan silang lahat doon. Patay yung sa 44 or mabuhay. Pero ang kalaban, maraming patay. Eh, di sulit. Hindi nakakayang bigyan mo ng Medal of Valor yung 44. Walang diskusyon. Eh, pinagdadamot pa nga. Oh. So, masaya ako nung nadinig ko si General, si Pilipino, nung araw na yon, nagkausap kami nga, at yung ganun din ang usapan namin, by clock method, first round, second round,
Yung mga nagsasabi nga, hindi mo alam yung white phosphorus, that's baloney. That's baloney. When an officer, ito mga junior, tandaan nyo, when an officer is asking for fire support, artillery support, or whatever support, eh, nakikita niya, alanganin yung puwersa niya. Mas malakas yung puwersa ng kalaban. Numerically superior. Kaya ka tumatawag. Marami tayong mga officers na sanay na sanay sa artillery. Yung fire at my position, okay lang yun. Okay lang yun. Hindi baling mamatay ako, patay naman yung kalaban ko. Kasi yung iuwi niyo ako ng kabaong, babalutin niyo ako ng plug, iyakan niyo ako, tapos yung kalaban, magpapakita pa ng video sa cellphone pinipinis pang ganyan, binabaril. Tapos sinubaran pa. Ay, nako. Tapos kakusapin pa yung asawa ng sundalo, ng PNP. Ay, kabalbalan yan. Tapos dinedesecrate yung ating tropa. Bakit po may kasi ng ganun? Anyway, matagal, tapos na yun eh. So, ganun yung ano. Pagka gusto, maraming paraan. Pagka ayaw, maraming dahilan. So, yun. Yung sinasabing doctrine. Alam nyo, yung doctrine, kaya nabuo yung doctrine, yung mga ganyang kakapal na doctrine, yung mga libro, eh, pinagsama-sama experience yun ng mga warrior, ng mga galing sa, mga combatants natin, galing sa field. So, ano yung base sa experience ninyo? Paano? Paano yung maneuver ng kalaban? Paano yung style ng kalaban? Paano yung nangyari sa atin? Bakit tayo na-ambush? So, lahat yon compilation of adventures and attitudes in a war environment, nilagay sa libro para hindi na maulit. Yun yung doctrine. Pero yung pagka masyado kang bookish, wala, mamatayan ka ng tropa. Now, a leader, a commander, must be able to make the decision, make the timely and sound decision, whether or not na tama yun, immaterial. Ang mahalaga, nag-decision siya. In this case, yung higher echelon natin should have quickly made the decision. Eh, magbibigay ka rin naman pala ng artillery, bakit alas 5 ng hapon? Eh, di ba kagaguhan yun? Eh, pwede mo naman ibigay nung bago mamatay yung PNP, yung SAP, pwede mo ibigay yun eh. How stupid can that be? Eh, kung meron pang helicopter dyan, ginamit ko pa eh. Tapos yung ang daming dahilan. Kung yung PNP na hinaan ng loob, bakit gagawin dahilan na nakaupo lang sa bangketa yung mga PNP doon? Magkumuha ka ng isang tinyente ng ano o isang sarhento ng army na sabi mo sa kanya o isang team, punta kayo doon, i-lead ninyo yung PNP. Hindi yung ganyang mga parang duwag lahat eh. Eh pagka naduwag ka lahat, tatawanan ka ng kalaban. Yun yung nangyari dyan. Anyway, sorry. Sorry. Blood pressure. Okay. So si Pilipino, basta happy-happy pagka nagkakakwentuhan. Yeah, ganun yon. So, imagine, hindi ganun kalakas. Ha? You see how that man was able to form me as a warrior. Eh, warrior na nga ako nung pumasok ako sa kanya. Pero ibang klase yung mama na yan. Ibang klase. So, ano eh. May ibang klase talaga siya. Matapang na matapang eh. Sayang nga eh. Namatay na eh. Sayang. He should have been ano. May aso, pasensya na. Naglalaro eh. So, ang kanya kasi, ang style niya, your weapon is not the Armalite. Your weapon is your unit. If you are a platoon leader, yung apat na squad, kung by 7, that's 28 people, plus yung sarhento, that's 29, itka 30 ka. Kung company, that's 100 men. Kung battalion, that's 500 men. Yun ang weapon mo. If you now,
you are an officer and then you start using yung baril mo, pumutok ka ng putok and you did not command, walang mangyayari sa iyo. You are not an officer. You are a rifleman. So ang gusto niya, pagka ikaw official ka in the army, hindi ka mawawalop. Kung mawawalop yung unit mo, barili mo na lang yung sarili mo. You die for your ano, kasi it's very embarrassing. Pagka kunyari, nakidnap ka, ayaw na ayaw niya yon nung makikidnap yung mga taga-army. Kaya nga may nakikidnap pa nga noon na mga P-mayor pa Mista ko yung isa, tapos noon yung apat, mga underclass, class 85. Galit na galit siya kasi kahihiyan ng army. Tsaka nawawala yung respeto talaga ng kalaban. Kasi imagine, papasalitain ka sa radyo, papasalitain ka sa media, papasok yung media, papayagan nila pumasok. Tapos politiko pa, si Loren Legarda noon, senator, pumasok. Tapos noon, nag-exchange, prisoner exchange. Di ba nakakaya? Kaya nga, kayo mga junior, wag na wag kayo magpapahuli ng buhay. Yun lang yun. Tapos sa ano pa bang matatandaan ko doon sa kanya? Nung may kwento yan eh. Nung kapitan niya daw siya, mahilig siya na makipagkwentuhan kay presidente. Katipunan si Aguinaldo. Matanda na si Aguinaldo pero nakakapag-. Kwentuhan sila ni Aguinaldo. Siguro mini-mentor ni Aguinaldo si Pilipino. 'Yun, kinukwento sa akin ni Sir. Magkapalagayan kami ng loob ni Sir kasi nung nag-report na ako sa kanya, pagka biyahe, kwentuhan lang kami ng kwentuhan, kukwento niya yung sarili niya, kukwento rin ako, magtatanong siya, magtatanong din ako tungkol sa kanya. Yan. Now, kapitan siya, pinatawag siya ni President Marcos, FPM. Tapos, pinapa-verify sa kanya kung si Bishop B, kilala niyo na siguro yan, Bishop B, Bishop Bravo, kung komunista. He had 1 week to get information that is accurate. 1 week only. Kasi gustong malaman ni President Marcos kung FEM, kung ano ba to, dating nitong bishop na to. Si Bishop B, komunista ba o hindi? Ganun ba? Hindi. With that amount of time given and kung intelligence officer ka, mahirap yun. I-develop mo pa yung kung sino yung asset mo, yung ganun ba. Well, anyway, after 1 week, saludo siya kay President Marcos. Sir, the order to verify is complied. Bishop B is not a communist. Hindi gulat yung presidente ng Pilipinas. Ha? Paano mo nalaman? Sir, saan galing yung information? Sir, very accurate yung ano ko, yung information ko. Sa kanya mismo. Ano? Ano ginawa mo? Tinanong ko siya. Tinanong niya si Bishop B kung komunista o hindi. Paano? Paano ginawa? Paano nangyari? Adi, pinuntahan niya si Bishop B. Bishop, good morning po. Merong kasi pinapatanong si presidente. Ano yun? Kaya gustong malaman kung komunista ka. Hindi ako komunista. Oh, A1 info. Nako, Pilipino talaga. Tapos, meron pang kwento yan, yung nagda-dynamite fishing. Na tumawag yung batang-batang opisyal. Si ano yata yun eh, si Lieutenant Dagudag, Al Dagudag. Tumawag, kukwentuhan yan eh, kamukhang kumakain kami. Tapos Sir, meron kami nahuli. Nagda-dynamite fishing. Tatlo sila. Sinong may-ari ng dinamita? Sabi ng ganun ni General.
Sabi naman nung ni Tiniente, walang gustong umamin, sir. sabi, barilin mo yung isa. O de, bang! Matinig sa radyo, bang! Tapos, sir, oh, ano, umamin na ba? Yes, sir, umamin na, sir. Sino yung may-ari? Sir, tinuro nung dalawang buhay yung binaril. Siya daw yung may-ari nung dinamita. Oh, alang yan yung mga Solomonian ano eh. Pero that's an anecdote. Ewan ko kung talaga nangyari yun. Ang present doon sa kwento, si Pilipino at si ano, Aldagudag. Kumakain kami noon eh. Tapos yung kukwento, tawanan yung dalawa eh. May mukhang totoo nga eh. Anyway, tapos sa... tapos ano, ang nung ano siya, commander siya sa Mindanao. Ano yata, battalion commander yata siya doon. Ewan ko kung battalion o brigade, no? Bahala na, ano. Basta, isa commander. Tapos, dumating yung chief of staff, tsaka yung, ano, si GPA, commanding general ng army. Ay, ang chief of staff yata, ano, si ano pe, Espino, General Espino, and then, Sagala yung, ano, yung army. And then, gulat sila. Kasi, parang mga, yung, ano, naka-Christmas tree ba yung mga sundalo? Parang ano sila? Naka-ragtag talaga, ragtag na ano. Ta sabi, kanyeso! Sabi ng chief of staff, are these your soldiers? Ganon, galit na kaagad. Alam mo, sagot ni Jen, ni ano, Pilipino, no sir! They are your soldiers. Tapos, nagulat si Espino, chief of staff, napahiya tuloy. Sinabihan niya yung commanding general ng army. After 1 week, oh, inisyuan ng 2 set ng US patig. Bagong-bago. Very proud po siya. No, sir. They are your soldiers. Eh, nako. Anyway, day 1 ko, nagkano na ako. First week ko. O, de, nag-ano na ako, bit-bit ko na yung Uzi eh. Tapos nun, may uniform ako, nilagay ko yung US Ranger ko dito, may tabak ako dito, tapos nun, meron ako pong Ranger tab dito, may wings pa ako, US tsaka Philippines wings. Nakaganon lang ako. Naka-chin, very conscious din ako eh. Tapos, nag-inspect siya. Plug racing eh. Tapos, nung nag-iikot na siya, pinabayaan ko. Ayoko na sumunod. Daming kausap eh, ng mga official. Baka ano eh. Then, nandun lang ako sa gilid. Ayoko ng pastar effect eh. Nandun lang sa gilid. Lumapit si Colonel Enrile, G3. Siya na yata yung G3 noon. Si Colonel Enrile, yun yung commandant ko, PMA class 62. Commandant ko sa PMA, nag-aabot kami. Tapos eh, sabi ni Colonel Enrile, snappy ka na sana eh. Snappy ka na sana. Kaya nga lang, hindi, unsensuous ka eh. Tapos tinignan ko yung sapatos ko. Hindi nga makintab eh. Unsensuous. Sabi ko, sir, can I make a statement, sir? Ano yun? Kasi sir, ang bilin sa akin ni Major Dagudag, sir eh, wag kong sasapawan si General Canyes. Wag ko rong sasapawan. Eh, pagka magsashine ako ng sapatos na yung standard natin sa academy, sir, yung SI standard, tsaka pang best-best, may endorse yung commanding general natin, sir. Hindi kasi, sabi, o di, ano, shinein mo yung sapatos niya. Ba, naisip ko, ba, nga, no? Eh, sir, ayaw niya ipa-shine yun. Sinabi ko na yun nun, eh. Ah, don't worry about it. Sabi ko nun. Eh, baka magalit sa akin, sir. Di ka pangin mo. Ikaw naman, ang hina mo, ginanon ako. O di, di syempre, ha, kaya, commandant ko yun, eh. Di, ito na, gabi na, inintay ko matulog. After taps. Para akong commando unit. Gapang akong ganyan, gapang. Binuksan yung pintuan nila. Buti, hindi nakalaki.
Tik! Tapos, nakadungaw yung ulo ko. Nakadungaw ako doon sa hamba, tsaka doon sa pinto. Nahanap ko, nasa na yung bota. Naku, nandoon, malapit doon sa lampshade. Nandoon sa, malapit sa headboard. Siguro, pagka ano ni sir, pagka uwi namin, from a dinner engagement, hindi na nagano, diretso, pagod eh, siguro. Diretso na higa, hinubad lang yung boots. Nandoon sa, ano, sa ilalim niya, na ilalim sa may ilalim ng kama. Gapang ako. Nakuha ko, dahan-dahan. Tapos, ganyan, dahan-dahan ako, ganyan. Ingat na ingat ako. Nung nandun na akong malapit na akong lalabas, pusang alaus, biglang, halt! Who goes there? Naka 45. Nakatutok yung 45 sa akin. Tapos, sabi ko, wala pang, hindi pa nagbubukas ang ilaw. Pagpihit ko ganyan. Sir. Ceasefire. Sabi ko gano'n, ceasefire. Stand down. Friendly force. Meron palang 45 sa ilalim ng unan. Ay, nako, ibang klaseng general to. Babarilin ako. Akala magnanakaw. Saka, merong magnanakaw sa loob ng kampo. Ay, grabe yun. Kaya nga, sabi ko, ay, nako. Tapos, binuksan ng ilaw ni ma'am, ni Sis Canyeso. Uy, King, anong ginagawa? Ma'am. Mamamatay pala ako dito sa Manila. Hindi ako namatay sa Mindanao, hindi ako namatay sa Cagayan Valley. Pagdating dito, mamamatay pala ako dito. Alang niya, friendly force ang badali sa akin, commanding general pa ng army. O, sa nga lang siya, no? Nakalusot ako kay General Patol pagdating dito. Anyway, sir, sa shining game bota mo. Bakit mo sa shining yung sapatos ko? I like it that way. Sabi niya ganun. Pagka makintab daw, masisilaw siya. Masisilaw. Alang niya. De, sino nagsabi sa'yo yung shining kaya? Shining mo. Sabi niya ganun. De, siyempre, all right na eh. De, Colonel Enrile, sir. You tell him to report to me. O de, yes, sir. De, aris na ako. Iniwan ko yung bota ron. Iniwan ko yung bota. Tapos de, punta na ako kay kinabukasan punta ako kay ano kay Colonel kay G3 PA punta ako kay Colonel Enrile. Sir, permission to make statement. Oh no, na-shine mo. Ano sir? Na-abort sir. Ano na-abort? Sir, mag-report daw kayo kay CGPA. Munting na ako mamatay kagabi, sir. Tinutukan ako ng 45. Very slow ka, sabi nga nun sa akin. Ayun, nag-usap yung dalawa. Tawa ng tawa. Ayun, after that, wala pa rin. Hindi pa rin nagsashine. Hindi ako nagsashine. Hanggang sa umalis ako sa kanya, kay General, hindi ako nagsashine. Special functions, hindi ako nagsashine. Kaya nga, nakakatawa yan eh. Umiikot nga kami sa kampo. Minsan napasyal kami sa may palaryata yon, sa Light Armored Regiment, ano? Maputek. Tapak. O de, tapak din ako. Tapos biglang tumawag si President Aquino. Mag-report daw si ano Colonel Guzmin, mag-report daw kami sa ano si General. Meron daw parang meeting with ano the President. De, alis kami. Wala nang ano. Punta kami ng Malacañang. Tapos noon, ayun na, nag-usap na sila, kamayan sila ni Cory. Tapos noon, nag-usap sandali. Ang kasama katabi ko, si Volter Guzmin, Colonel Guzmin. Siya yung presidential security noon. sabi ni, tignan mo yung boss mo. Oh. Di ba, boss mo yan? Tapos tinignan ko si Colonel Guzmin. Boss mo rin, sir, ha? Tignan yung ginawa nyo sa rag ng Malacañang. Yung pula na rag, puno ng putek. Bagong linis, puno ng putek yun. Nakakaya talaga. At pagkatapos nyo, malis na kayo. Huwag kayong magtatapak dito. Tignan nyo yung ginawa ninyo. Baka matanggalan tayo ng budget sa army. Alis na kami. Tapos
Well, that's about it. Maraming kwento sa kanya eh. Eh, nako, pagka it was a hell of a, you know, of an assignment, no? You're learning and then maraming natutunan sa kanya. When he started off from nung pumunta siya sa Mindanao, dala niya 32nd Battalion yata IB, no? Ang sabi niya, nasa magsaysay siya. Then they were called to be they were deployed to Mindanao. He started off 950 men, reinforced battalion. Dami, 950. And usually, ang battalion, 500 lang eh. Maswerte na yung 600. Pero yung kanya, he started off with 950. Nakauwi, 150. Yun ang kwento. 150 nakauwi. And he immortalized na marami pang Ilocano sa Luzon. And for that, kasi isipin mo, 150 yung natira. And from 950, 150. Eh marami pa Ilocano sa Luzon. It was a joke na I would surmise it was meant as a joke. Tapos nun, pero may mga ibang opisyal nagkwento sa presidente. Eh, Ilocano yung presidente. O de, parang hindi maganda yung dating, no? Maraming pang Ilocano sa Luzon. Eh, nung, eh, si Sir, ano eh, Boholano. But, you know, swerte ko I had the opportunity na to know yung kwento niya. And he would always add to that story. Alam mo, Iking, tandaan mo. The test of a true commander lies in his ability, in his capacity to accept so much casualties and still accomplish the mission. May mga commander, gaya ng sa 44, namatayan ka ng 44, iyak na yung ibang commander. May mga commander na sa paligiran mo, yung ni-raid kayo, lumusob sa kampo mo, nang isa-isa nagtutumbahan, okay, na-ambush ka, nagtutumbahan, and then, iyak ka na rin. Hindi. Dapat parang manok yan. Na pagka mentras ka tinatamaan, bumibira ka ng bumibira hanggang sa huling hininga mo. That's why, hindi ka dapat nagko-command o hindi ka dapat nagbabarel. You become a rifleman. You are the commander. Ang dapat sa'yo, nagbibigay ng direksyon. Saan mag-fire yung tao, saan yung maneuver, etc. But I think what the general meant nung marami pang Ilocano sa Luzon is that he admires. This is the line that is missing and it was not immortalized, it was not expounded well. I think what the general meant is that he admires the Ilocano as a fighter. Magandang fighter yung mga Muslim, yung mga tausug, yung mga ganon. Pero yung mga sundalo niya, panay Ilocano eh. And nakita niya na how loyal the Ilocanos are and how brazen silang lumaban. So kaya yung niya na marami pang Ilocano sa Luzon. Na parang keng kuya ano, pero parang ano ba joke. Pero actually okay lang na padalan mo pa siya ng Ilocano because alam niya ma-accomplish yung mission niya. So okay, more of him. More of my, mga kwento tomorrow. Or kung may time na makapag-post. Please like, share, and subscribe. Don't forget. And then, thank you sa mga comment. May nag-comment nga pala si Master Sergeant Tuginay, aming ranger instructor sa Class 49, 83. Ang sabi niya, nung February Revolution,
Nandun daw sila sa ano, sa Mountain Battalion o whatever unit doon sa Ranger Regiment. And then naghihintay sila na meron kasi sinasabi mag si Colonel Romeo Lima, yung Chief of Staff ng Ranger Regiment. Hindi galing kay General Brownery order, galing kay Romeo Lim na pipikapin sila and parang ang ng helicopter from somewhere kung saan yung pickup point and then dadalhin sila sa Krame or sa JSQ. Meaning to say, parang hindi matuloy-tuloy yon. Ang sabi ko na lang, ang sagot ko, pinigil kasi ni General Canyeso at that time yung movement ng troops papuntang JHQ or Krame. Why? Kasi parang tumatayo ng commanding general si Canyeso noon ng army ng rebel side. So, ang sa kanya, the Ranger Regiment, whoever is yung nandun sa Ranger Regiment sa Fort Bonifacio is a force to reckon with. It is a tactical advantage na magkahiwalay. Merong rebelde dito sa Aguinaldo at Krame, may rebelde dito sa Fort Bonifacio such that hindi mo kaagad mapapatay yung mga rebelde. Bombahin mo yung Aguinaldo, ubos lahat yun. Pero kung meron pa nandito sa Fort Bonifacio, that is a tactical advantage. The Rangers can maneuver anywhere in Metro Manila. Pwede pumunta ng Malacañang, pwede pumunta ng whatever target. Kunyari sa Kuryente o kaya sa mga tulay o whatever target na ibigay mo and then they can execute. Pero yung pagsama-samay mo sa isang area and then wala pa masyadong tao, hindi pa masyadong maraming tao and then madaling bombahin. Eh Canyeso knows that because he's an artillery guy. Alam niya na pagka pinagsama-sama mo itlog mo sa isang basket, madaling mabugok. Magaling talaga 'yung matanda. So that's the ano why walang movement. Now, doon sa side ning ano ng ni ano ni President Marcos, wala talagang order na galing sa kanya na lusubin 'yung mga sibilyan. Walang order na ganun. That is a sure na X-man, walang order. Nandun ako, naghintay ako. Walang order na lusubin ninyo yung mga people power dyan sa ano. Walang order. Kung meron man, wala talaga eh. Tapos noon, dapat nga yung sabi ko sa inyo yung ano, yung malabanan, lahat ng shit sa Metro Manila, ibuga mo ron, uwian yun. Kesa naman sa kanyo. Nagtatalo kami, nagkukwento kami ni General Canyeso tungkol dun eh. With all the shit in Metro Manila, ibo. Tapos, ay naku, sabi niya. Grabe. Tapos, bipin mo yung EDSA, baha ng ano, ng galing sa septic tank. Mag-uwi ang talaga tao. Tapos yung mga babae na, o lahat ng tao na magdikitang ganyan, tapos may mga uod na gumaganon sa buhok. Ay, mag-uwian yun para maligo. Wala nang EDSA. Or yung kanya naman style na given yung grid coordinate. Kung si General Canyeso kasama dun sa party ni General ni Ferdinand Marcos, loyalist kunwari, ay patay ang rebelde. Very decisive kasi si General Canyeso. Hindi magtatagal yan ang tatlong araw. Unang araw pa lang, patay na yan. Tapos na yung ano. Isa kong ikukwento is yung ano eh, yung Black Saturday, nandoon si General Canyeso, siya nagsimula eh ng assault eh. Sinimulan niya. Imagine commanding general, muntik na siya. Anyway, susunod na kwento. Okay. So maraming salamat sa inyo, thank you for sharing and liking and more yung pag-subscribe. Mahalaga yung subscription, no? Para pagka may post ako malaman ninyo. Thank you so much. God bless everyone. Bye.